What's up mga kadyot? Welcome back to my channel, Cup King Vlog. Nandito na naman po tayo para gumawa na naman tayo ng isang panibagong video ng kalokohan. hindi mo naman po puro kalokohan. As you can see mga kadyot, labas na po tayo. Medyo nakapagpagupit na sa barbero ko. Niloko pa ako kasi barbero eh, di ba? Joke lang. Kaya mga kadyot, this video na gagawin ko po gagawa ako ng top 10 YouTuber o vlogger on my own opinion para po sa akin yung mga kadyot. Ito po yung top 10 ko eh. Kumbaga, kung gusto nyo ng top 10 yun, gumawa rin kayo. This is my own opinion. So mga kadyot, unahin natin, number 10. So mga kadyot, no, ito yung top 10 ko na sinasabi kong YouTuber o vlogger. Iba-iba po ito ng kategorya. Meron po dito motovlog, sports, minsan may dancing, di ba? Kahit ano naman po kasi i-vlog natin dito pwede. Pero yun po yung napili ko. Yun nga sabi ko, para sa akin. So, bago po simulan yung video ko, again, please like, share, and subscribe my video, Cup King Vlog. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At doon naman po sa mga subscriber ko, salamat po sa suporta. Patuloy lang po yung ibigay ninyo suporta sa akin. Maraming salamat po. So, we start up with number 10. Number 10 po sa akin, para sa akin mga kajot, yung flip-top. Flip-top, kasi alam naman natin na maraming hip-hop, mga batang hip-hop, di ba? Yung ganyan-ganyan. Uy, di ba? Maraming nanonood ng hip-hop. So, siguro mga nasa 1,000 plus na yung ni-upload ni hip-hop sa YouTube. Na mga views, million din po. Marami, kahit po ako nanonood ako, kahit na minsan masyadong brutal, may murahan, may damayan ng di ba? Marami tayo narinig. Pero yung paki-advise na lang po, pakigabayan na lang po yung ating mga bata na hindi masyadong nakakaunawa dun sa mga binibitawan na salita. Pakigabayan na lang po. Pero po sa akin, top 10 ko yun. Baga, marami akong gustong panood, lalo na yung kay Sinyo. Paborito ko yan eh, kay Sinyo pag lumalaban. Kasi marami siyang jokes eh. Maraming variety ng jokes siya. Kaya, marami po yung jokes si Sinyo. Kaya, yun ang nagustuhan ko sa kanya. So, we move on to our number 9. So, ito naman po yung number 9 sa akin, no? Doon naman po tayo sa motovlog. Para po sa akin ang number 9, ang motovlog na nagugustuhan ko is si Motodek. Kasi po, nakaka-aliw yung kanyang pagsasalita. Tonong Bicolano, Bulakenyo po. Bulakenyo rin po ako, lumaki ako sa Bulacan. So medyo nakaka-relate ako doon sa tono niya at saka doon sa pagsasalita niya. The way na i-explain niya yung mga bagay-bagay tungkol sa mga rides, kung paano siya sumali sa mga circuit, mga sumali pa yan sa endurance eh. Baga, kahit ano sinusubukan yan eh. Para po sa akin yan si Motodek. Marami na rin subscribers sa Motodek, almost 400,000. Although may isa pang motovlogger eh, si Reed, na mas marami sa kanya. Kasi hindi ko po siya personal naman. Sabi ko nga sa inyo eh, opinion ko to. Pero si Reed kasi, di ba, para naman, nagpapapicture ka, naka-helmet, ano ba naman yun? Nag-drive ng kotse, naka-helmet, di ba? Hindi ko naman siya, as a disclaimer po, hindi ko po siya dinidis, pero hindi ko lang po kursunada yung ganung datingan sa mga YouTuber. So, para sa akin, number 9, Motodek, ayos, mga trupa! So, mga kadyot, number 8 na po tayo, number 8. Sa sports naman po tayo, ang number 8 ko po ay si Coach Mab Phenomenal. Maganda, nakaka 1 million na po yan. Congrats Coach Mab, doon sa inyong 1 million subscriber. Kasi po marami po sa ating Pilipino nakaka-rent. Alam naman po natin na marami sa ating Pilipino ang mahilig maglaro ng basketball. Kahit ako po, hanggang ngayon, hilig ko pa rin yung pagbabasketball sa umaga at sa gabi. Iba yung sa gabi, siyempre. Pero po, kidding aside, gusto ko po yung basketball, siyempre, kung ano pa pinagbibili ko. Kahit mga anak, pinagbibilang ko ng mga kung ano-anong ano yan eh, para lang pag naglaro ng basketball, formado, di ba?
Kaya yung mga ano, lalo na yung Dayo, siyempre kahit sino naman makaka-relate doon, lalo na kung probinsyano ka. Mga Dayo-Dayo kayo, minsan naiaway pa yan. Pero sports lang po tayo lagi. So number 8, Coach Mab. Number 7 po tayo, mga Jot. Number 7 po, siguro inano ko lang to base sa subscriber, yung pong Jamil. Yung magkasama po yun, di ba? Hindi ko po ako masyadong nanonood nung ano kasi hindi ko sila masyadong type eh. Ay, hindi naman sa type, ano ba, hindi ko kusunada panoorin yung type ng pagbablog nila. Moron pranks sila din, marami silang pranks eh. Pero marami subscriber eh, mga ka-Jot, 10 million. Grabe, no? Dami nanonood sa kanila. Nakapagpagawa na nga sila ng bahay. Ganda ng bahay na. Pero pinapanood po yan ng asawa ko. Paminsan-minsan. Kasi alam niyo naman kami, pamilya namin eh. Mano rin kami sa YouTube. Manood din kami. Diba? So, yun lang. Para na, number 7 ko, Jamil. Now, pababa na po tayo. We're going now to number 6. Siguro po ang number 6 sa akin, base pa rin sa subscriber, sa dami ng subscriber. Ito po yung magkapatid na Renz and Yana. Diba? Almost 11 million naman po ito. Mga ka-Jot, daming subscriber nito. Ito yung dalawang magkapatid na magaling magsayaw. Nanunood po ako dito, pero yung kadalasan pinapanood ko sa kanila yung ano eh, yung pagsasayaw. Kasi magaling nga silang magsayaw. Diba? Although baka meron mga silang mga foreigner na subscriber kasi nga sobrang galing magsayaw eh. Pero yung ibang video nila, ewan ko, siguro yung iba gusto rin, may mga prank din sila, iba-ibang klaseng video nila. Pero yun po siguro yung nagustuhan ng mga subscriber nila, yung una nilang pag-vlog, ng pagsasayaw nila. Napagaling magsayaw, dapat nga yun, laging mas madalas nilang ginagawa kasi yun po siya na nakilala, di ba? Number 6, Renz and Yana. So, para po sa ating number 5, mga ka-Jot, ito po yun eh. Para sa akin, si Alex. Welcome to the vlog. I'm with my favorite, Sally. Si Alex po eh, meron ng more than 7.5 million subscriber sa loob ng 2 taon na kanyang pagbablog. Minsan kasama niya pa nga si Yorme. Yorme rin tawag niya sa boyfriend niya. Nakakaliw naman po kasi talagang taklesa tsaka magaling mag-addib si, ano eh, si Alex eh. Minsan kasama pa si ano, yung chuhin niya. Magaling eh. Magaling din, mahusay din talaga. Marami silang video na pinanood naming mag-asawa. Nakakatawa talaga. So, yun yung number 5 ko mga ka-Jot. Alex Gonzaga Channel. Ano na ba? Number 4 na tayo? Dito, number 4 ko mga ka-Jot. Sigurado maraming makaka-relate dito eh. Number 4 ko po si Ivana Alam. Hi guys! Welcome back to my channel ngayon. Ginaya ko pa yung video ngayon. Na, ano nagkakarwas. Diba? Daming subscriber din po niyan. 7 million may git. O mag 8 million na. Hindi ko ano. Pero parang ganun, mag 8 million na eh. Sino man po hindi manunood yan, diba? Ang sexy-sexy, ang ganda-ganda. Tapos pag nakano, labas na yung... Diba? Patok na patok. Plano na minsan. Minsan, paano... Ipupokus pa yung ano eh. Pero hindi naman po dahil lang doon kaya tayo nanonood sa kanya. Nakakalo naman din po si Ivana dahil minsan yung pagka ano niya eh, probinsyana, yung tapos mga tono niya na medyo kunya pabubuhan ganun, diba? Medyo may pagka boba ganun. Nakakatawa din naman po siya. Tsaka marami siyang mga content na okay. Pero syempre, aminin natin mga kalalakihan, huwag tayong magpakaano. Aminin natin kaya natin nagustuhan kaya tayo nag-subscribe, di ba? Kasi alam mo naman eh, di ba? Number 4 po, Ivana Alawi. So ito na mga ka-Jot, going to number 3 na tayo. Malapit na tayo papunta dun sa pinaka sinasabi nating number 1 vlogger o YouTuber. Para sa akin, on my own opinion, ulit mga ka-Jot. So, para sa akin, mga ka-Jot, number 3 ko si Zainab. Mood sabi sa kabata. Yung Zainab channel. Diba? Parang na. Diba? Nakakaliw din si Zainab eh. Medyo may pagka-tomboy din mo lang. Tapos lalo na pag pinakapanood ko, nandun yung tatay niya. Aba, pangalan ng tatay nun? Aba, Abdul ba? Abdul Muhammad. Tapos na ganun, nakaliw ako. Diba? Galing din mag-Tagalog eh. Tapos yung mga kasama niya rin mga bading. Alam mo naman yung mga pagbading ang kasama mo, Mor. Puro ano eh, magagaling magbatuhan ng mga ano yan eh.
ng mga jokes, ng mga okrayan, di ba? Kaya marami rin akong videos na pinanood niyan. Zainab Harake, di ba? Number 3. So, ito na mga kadyot. Going to number 2 na tayo. Ang number 2 sa akin mga kadyot, dalawa itong pinagano ko, pinagpilihan ko eh. Kasi dito ako mga kadyot sa sinasabi kong hindi ka lang basta vlogger. Malakas ka rin maka-influensya. Diba? Number 2 ko mga kadyot, si Lloyd Cadena. Welcome back sa akin channel. At ngayon sa video ito ang gagawin natin ay magkakaroon tayo na kasi pajama party! Dalawa pa channel yan. Diba? Yung Lloyd Cape Cadena, tapos yung isa yung ano rin, ganun din, nasa pangalan niya rin eh. Parehas yung isa 5 million plus, tapos yung isa almost 3 million, diba? Saan ka pa? Galing tapos yung mga ano niya, yung mga BNT, sinasabi natin BNT, bakla ng taon, dami rin lahat yan, nagbablog, pero lahat yan nahahatak na pataas, diba? Hindi lang siya yung umaasin, so kumbaga, yung mga nakagitsa niya, yung mga baga, hindi naman natin sinabing nagamit niya, pero yung mga team, Lloyd Cadena, diba? Ayun, nasama niya yun sa, kumbaga, gumawa din kayo sa sarili niyong vlog, diba? Pero galante din naman yan, tsaka sa pagtulong ko, marami akong nakikita si Lloyd Cadena, although sila iba na, sila Sebi, may ibang mga vlogger po, meron din po mga, pero ito po marami ako, tsaka more on nakaka-relate ako dun sa ano eh, sa yung lagi siyang namimigit sa ano, squatter sa area nila. Gandang tingnan lang po, hindi, nakaka, yung baga, good vibes. Kasi po ako gumagawa ako ng video para rin po sa good vibes. Ayoko po manood ng mga video na maaasar ka lang, may inis ka. Mas maganda po yung good vibes yung ano, kasi positive ano yun eh, positive energy lagi yung ma-attract mo eh. So, para po sa akin, Lloyd Cadena, number 2. This one na po. Number 1 na po tayo. Punta na po tayo sa number 1, mga kadyot. And my number 1 is... What's up sa inyo, mga pa? So... Kilala niyo naman po siguro kung sinong may intro ganyan, di ba? Walang iba kundi ang ating number 1 idol. Kong TV. Buong pangalan po si Idol Lincoln Velasquez. Yan po ang number 1 sa akin na nagsimula po siguro sa pagbablog yan 2015 eh. Although hindi ko pa po siya pinapanood noon. Ang nanonood noon mga anak ko eh. Doon lang ako nagkahilig sa YouTube eh. Kaya nga po naging inspiration ko yan. Nagumawa din ako ng channel ko at mag-vlog din ako. Kumbaga, si Idol Kong kasi, 2015, baga nangangapa pa yan eh. Pero nagtiyaga siya. Nagtiwala siya na balang araw, sisikat siya. At magkakaroon ng, magkakaroon ng resulta yung kanyang pagpupunyagi sa pagbablog. Nakakuha po kaya ng award, yung Artino Piglat Liway Award 2019. Ano yan, favorite social media influencer po yan si Idol Kong. Nakapag-upload na siguro yan ng mga 316 videos. And then may mga subscriber po yan, mga kulang 6 na milyon na rin po. Mga kadyot, nalilito ako, kadyot pa, di ba? Sa akin po mga kadyot, yun po yung ano ko. Pero kay Idol, di ba, paa. Kumusta kayo mga paa? Di ba, yung mga pang-out yan eh. Kikipit out! Diba? Mga ano ni Idol eh. Tsaka hindi lang po dahil sa pagbablog ang inadalan. Meron din po yan natutulong. Ang isa pa pong maganda kay Idol Kong, hindi binibideohan po, hindi pinapakita, hindi naman po kasi kailangan ganun eh. Na pag tumulong ka, kailangan makikita ng tao yung tinulong mo. Yun po isang maganda sa kanya. Diba? Tsaka lagi po yan ano, sinasabi ni Lodi na mas maganda yung tumulong nang hindi kayong umaasa ng kapalit. Tama po yun, di ba? So, mga kadyot, number 1, Idol Kong. So, ito po yung top 10 ko, narinig niyo na po. Sabi ko naman po sa inyo, on my own opinion. Kaya kung meron kayong top 10, di gumawa din kayo ng video nyo, huwag niyong pakilaman itong video ko. Hindi, joke lang. Manood na lang po kayo, maraming maraming salamat po. So, sa lahat po, kung nagustuhan niyo po itong video ko, please, again, mga kadyot,
like, subscribe, and share my video. Tapos po, kung mayroon kayong mga komento, paki-write down below lang po. Write it down below, mga kajot. So, ay hindi, pakita ko lang po yung pusa ko. Dali ko lang po lang. Ito. Ito yung isa sa mga pusa ko po. Ayan. Ayan. Yung isa po nandun eh. Ayaw mag... Hindi yung sa camera. Hindi sa camera. Ayun o. Oh. Ayan, ito yung sa camera. So, yung po, ito. Sabi ko nga po, magpaparapol ako. Yung isa ko pong pusa buntis na. In 1 month na lang po siguro mga anak na yon. So, paparapol ko po. Sige, sige, baba ka na. Paparapol ko po yung dalawa. Sana mas marami pang maging anak para po, ano eh, mas marami tayo may parapol. So mga kajot, lagi kayong magano, mag-subscribe, mag-tune in sa ating channel. Subscribe na kayo, tapos on yung notification bell para lagi kayong notify. Wala pa po ako, hindi ko pa pinakita yung ano ko, yung exercise ko, hindi ko na-videohan eh. Kasi every week magtitimbang ako, sabi ko nga sa inyo may challenge ako sa sarili ko, diba? Tinalis din ako ng asawa ko, 28 kilograms in just 6 months. Kasi from 98, dapat 70 ako. Mag-update po ako once na nakapag-video ko ng mga exercise ko ay pagtitimbang ko. So mga kajot, isa po sasabihin ko, wala pong seryosohan dito, wala pong pigunan, YouTube-an lang. So kajot, I'm out, bye-bye you! Mahabal lang po mga kajot, shoutout din po sa ibang mga YouTuber na hindi ko nabanggit, lalo na po kay Idol Michael Beren na nag-YouTuber na rin, sa iba pong mga kapwa natin Pilipino, keep it up po, kung di ko po yung nabanggit, just keep it up your YouTube po, alam mo naman po, gilig nyo yan. At dun po sa favorito rin namin panoorin mag-asawa, yung Bex Battalion, shoutout po, shoutout po. Maraming pong salamat, and again, bye-bye you!